Libra, hi. Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies ng inyong love life ngayong July 2023. Ayan, para sa mga single at sa mga in a relationship. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates, panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Ayan, and also, if you want private readings, open ang ating July calendar. Yung mga nakapag-book na or nakapag-parid na sa akin before, kahit isang beses lang yan, since 2021, kapag kayo ay nag-book ngayong July 1 to 31, pag nagparid kayo, meron kayong 25% discount on all services. Ayan. So, ang promo natin ay para sa ating mga suki. Ayan. So, you can check my website, mrqueenph.com, para sa lahat ng services na ino-offer. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Okay. Let's see, Libra. Unahin natin yung mga singles na Libra. Ang isabi, wala kayong ka-relationship ngayon. For Libra, Six of Cups. Oy. Past energy kasi yung Six of Cups eh. Ang nakaraan. So, mayroon kayong inaalala from the nakaraan. Can be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Or pwede rin tong dati mong nakasama, dati mong asawa. Mm-mm. Prince of Coins. Awakening. Oh, okay. Merong realizations dito of the past, no? Kung ano yung, siguro nare-realize mo kung ano yung hindi nag-work for your relationship in the past. Mm-mm. So, since na-realize mo na, ano nang balak mo? Ano nang balak mo, Libra? King of Staves. Mm. Ace of Staves. This is your energy, Taurus and Libra. Okay. Yung mga single dyan na nagkaroon ng mga past connections, siguro ngayon, you just want to have fun. O, diba? Gusto mo mag-enjoy na lang muna sa life. Lalo na yung iba kasi nagkaroon kayo ng complicated situation eh. Complicated relationship. Pwedeng nagkaroon kayo ng sarili nyo ng pamilya, asawa, anak, no? And since hindi nag-workout yung relationship, ngayon, maingat kayo, no? Medyo maingat kayo sa mga pinapasok nyong connections. Mm-mm. Okay, parang yung iba sa inyo nagkaroon kayo ng brief relationship after nung past, no? After nung person from the past. Pero parang na-confuse kayo or hindi nyo tinuloy. Oo, parang kakasimula pa lang nung bagong relationship, tapos biglang hindi na siya nag-progress, o nagkaroon na ng ending. May umalis. Yes, natapos. Parang short-lived yung relationship kasi hindi rin kontento. So, maaring nagkaroon ng comparison, no? Nakikumpara yung person from the past dun sa naging karelasyon mo recently. And you didn't feel the same emotional depth. So, ibig sabihin yung lalim ng relationship, hindi ka pareho nun. So, hindi mo na tinuloy, hindi na nag-progress. Pwedeng nagkaroon na ng, ito yung tipong nagkaroon ng romantic connection, pero kumbaga hindi na buo. Oo, ganun. So, some of you just want to enjoy
your freedom. Ayan. And sa freedom naman na yan, it doesn't mean na wala kang magiging kausap, no? Depende pa rin sa'yo yun. But, yeah. Kumbaga parang nag-try ka na mag-start ng new relationship after your past. Pero, hindi pa rin naging successful sa'yo. So, ngayon, ina-enjoy mo na lang life. Oo. So, let's see. Para naman sa mga in a relationship or may commitment, no? 10 of Cups. Oh, masaya kayo. Happy. Ano pa? 5 of Cups. Meron ditong bumalik. Binalikan ang person niya. So, ngayon, parang nagsisimula kayong ulit. Nagsisimula muli. So, at least tinanggap, diba? Kung sino man yung bumalik. King of Coins. I think, ano to, for practical purpose. Or for practical reasons. Kaya bumalik. Or na inayos nyo yung relationship ninyo. Diba? 2 of Cups. Bukod sa may feelings pa, of course, romantic feelings, may naka-realize ng past mistakes niya. And the other person, kahit siya yung nagawa ng pagkakamali, tinanggap pa rin. Oo, for practical reasons. Pwedeng, ano, sa finances, di ba? Na provider yung person na yon. So, tatanggapin kasi nga, practical na ayusin yung relationship. Lalo na kung may mga anak kayo. Kasi family na talaga to eh. Also have the Ace of Staves. Yeah, like a new beginning. Ano to eh. Alam niyo yung sinasabi nila na ano, love is lovelier the second time around. So itong situation ninyo sa mga Libra na in a relationship is realization of the past mistakes ng other person and pagtanggap sa mga naging pagkakamali niya. At pag-focus dun sa natitirang pagmamahal ninyo para sa isa't isa, para magsimula muli. And meron pa rin talagang ano to, meron pa rin talagang love for each other. Siguro na ano lang, nawala lang sa ano, sa landas yung isa, pero ang importante is, there is someone in this relationship na forgiving, no? Mapagpatawad. At, ayan, tinanggap ulit, oh. The Hierophant. Yung iba, ano to, pwedeng hindi kasal nung una, tapos ngayon pinatawad, nagpakasal na talaga. Para sure na. Okay? Para committed na talaga. Diba? Para sa family. Oh, spiritual growth, yes. Kumbaga, nag-mature na kayo pareho. Yes. Focus na lang kayo sa ano, sa kung ano yung ikabubuti ng family ninyo. I think this person, matagal na kayo eh. Naging matagal yung relationship ninyo. Tapos, nagkaroon lang ng challenges. Pero eventually, naayos. Kasi merong hindi nag-give up. And ngayon, focus kayo sa inyong success, sa inyong kaperahan. And pareho kayo nag-mature dito sa relationship, which is good. Ganun naman talaga, ganun yung ano eh, yung goal, 'di ba? Oh, the only thing is that is real is love. Shift your focus back to love. Yes. You are shifting your focus to the people na alam mong very supportive of you, mahal ka, tatanggapin ka sa kabila ng mga naging pagkakamali mo. See, choose love. Oh. So, anuhin nyo na lang kung saan kayo magre-resonate dyan. Kung kayo yung nagkamali o kayo yung tumanggap doon sa tao na mahal nyo kahit nagkamali siya. You always have a choice. Make yours with love. Oh, ayun. Pumili. Pinili ang pagmamahal. Pinili na mahalin ulit. Love is still there deep down our hearts, but we should definitely spend more time together. So oras lang talaga, panahon. Ganun naman sa relationship eh. Mas lalong nagiging strong yung bond ninyo kapag you spend more time together.
can you at least listen to me? Yes. Kailangan daw, nakikinig kayo sa isa't isa. Hindi lang isa yung nagsasalita at siya lang yung isa lang yung nakikinig. It should be both ways. You both listen to each other. I'm choosing myself. So, ibig sabihin nito, hindi porket, you know, tinanggap ang isang tao sa relationship, eh, ibig sabihin, siya na rin yung pinipili. Ang ibig sabihin lang nun is, nagsiset pa rin siya ng boundaries. Alam niya kung ano yung pagpapahalaga niya para sa sarili niya. I don't think I deserve you. So, maaring yung person na nagkamali dito, naisip niya na, hindi ko dinideserve tong taong to kasi sobrang bait or sobrang mapagpatawad. Well, I think, meron naman kasi nakita yung person na yun, no? Doon sa nagpatawad, doon sa pinatawad, na alam niya, nakikita niya na may pag-asa, no? Meron siyang kakayanan na magbago. Tears. When I think about you, I cry. Yes. Ano to? I think kasi it's like a soulmate connection sa relationship na to. Ang importante lang is you recognize each other's faults at kaya niyong patawarin yung isa't isa. Kung baga ganun ka strong yung love niyo for each other para magpatawad. Okay? So that is your reading, Libra. Kung nagustuhan niyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.